Hindi pa rin tukoy ng DOH kung dulot ba ng Omicron variant ang muling pagdami ng nahahawa sa COVID-19. Pero malaki raw ang posibilidad na may local transmission na ng bagong variant. Nasa frontline na balitang yan si Greg Gregorio. Sa pagpasok ng 2022, sumabay ang muling pagdala ng hawaan ng COVID-19 sa bansa. Sa monitoring ng Department of Health, wala pang isang linggo, halos 10 beses na ang tinaas ng mga bagong nahawa mula noong December 28. Ang dating nasa 500, papalo na sa 5,000 na ngayon. Ayon sa Okta Research, halos 3,000 sa mga yan galing sa Metro Manila. Kaya naman sa kanilang pag-aaral, lumabas na nasa 21% ulit ang positivity rate sa lungsod nitong January 1. Pero sa loob lang ng isang araw, sumipa ito sa 28%. Habang ang reproduction number o bilis ng hawaan, halos 1% din ang itinaas. Kasabay ng pagdami ng mga bagong nahahawa, muli ring napupuno ang mga pasilidad at ospital. Nitong December 31, 2021, umakyat sa 25% ang mga naka-admit sa intensive care units, habang nasa 23% ang hospital bed occupancy. Hindi pa makumpirma ng DOH kung dulot ba ng Omicron variant ang panibagong pagtaas ng mga kaso. Definitive whole genome sequencing. Pero ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, malaki ang posibilidad na may local transmission na ng Omicron. It's prudent to assume na the Omicron is already in circulation or is already in the communities, absent of course a definitive whole genome sequencing results to support that theory, okay? But it is good to already assume for purposes of planning, for purposes of communication. Kasunod yan ang pagkakadetect ng 10 pang kaso ng variant, 7 ang mga imported cases o galing sa ibang bansa, habang 3 ang local cases o dito na sa Pilipinas na hawa. Ang unang local case, lalaking namamalagi sa Metro Manila. Nagpositibo siya sa COVID-19 noong December 3. Ang ikalawang local case naman, babae na nasa Bicol Region, na kumpirmang may COVID siya noong December 14. Habang ang ikatlong local case, babae rin mula sa Bicol Region, nagpositibo naman siya noong December 15. Ayon naman sa DOH, lahat sila magaling na. Gumugulong na rin ang contact tracing sa mga nakasalumuhan ng 3. Sa kabuuan, may 14 na ang kaso ng Omicron sa Pilipinas. Kaya panawagan ng DOH sa mga nakasalamuhan ng Omicron cases. So you have to cooperate. You have to submit yourself. We have the numbers. We have sufficiently and adequately published those numbers for them to contact. Again, it's for their protection. Hindi naman po gagawin ito para po sila mapahamak. Ginagawa po natin ito dahil ayon po sa batas. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio, News 5.